hindi pwede to. Bakit siyang kailangan maging body for the Christmas vacation activities? Pinig na rinig ni Caitlin ang boses ni Jared mula sa pagkakatayo niya sa labas ng pinto ng office ni Jopet. Walang malapit na table sa office door nito, kaya siya lang ang nakakarinig ng mga reklamo ng kababata. So alam na rin pala nito. Just this morning, nag-post ng announcement ang Ad Hoc Committee for Christmas Activities at naglabas ng body-body system. Ang aim ng body system ay ang magkaroon ng greater interaction sa mga members ng iba-ibang department, kaya halo-halong ginawang pagpapares. Caitlin almost cursed out loud na makita sa announcement kung sinong kabody niya. Jared, computer ang pumili niyan. Hindi namin yan sinadya. Paliwanag ni Jopet. Pwede bang ulitin na lang natin ang selection process? Binuksan na ni Caitlin ang pinto at pumasok ng office ng HRD manager. Oo nga, Jopet. Pwede bang ulitin yun? She deliberately tried to ignore Jared's presence. Jopet looked at both of them, exasperatedly. Caitlin, Jared, I'm sorry, hindi na pwede. Na-feed na namin ang information sa computer. Look, we're going to have some activities in Baguio, and I don't want to spoil the fun, kaya hindi ko masasabi kung ano mga yun. Pero ang sigurado, crucial dun ang body system. Kung ulitin pang selection ng purse, maraming kailangan baguhin sa mga activities. Kaya I'm sorry, pero hindi na talaga pwede. Kahit hindi na ulitin ang selection, makikipagpalit na lang ako. I'm sure na may makukumbinsa ako na makipag-trade. Caitlin offered. Kung ayaw ni Jared na maging partner siya, ayaw rin niya. Alam mo, Caitlin, kahit naman sino makapartner mo, ganun pa rin. Siguradong talo lang ang team nyo dahil sa'yo. Jared said sharply. She bit her lip to calm herself. Caitlin, hindi na talaga pwede. Sabad ni Jopet, hindi pinansin ang sinabi ng scientist. She heard Jared sigh loudly. Hindi niya napigilan ang sarili na lingunin ito. And she regretted that she did. The familiar look of irritation and frustration was on his handsome face. Kilalang-kilala niyang ekspresyon na iyon. She had seen that countless times in the past whenever he got trapped in his situation, he terribly detested. More especially, kapag kasama siya nito. The familiar sharp pain of rejection troubled her. Shit, it's all happening again. Ayaw na niyang maramdaman yun. Jopet, I'm sorry. Hindi nga pala ako makakapunta sa 26. An emergency came up. Busy pala ako that week. She promised herself that she would never be an unwanted companion to Jared ever again. Caitlin, come on. This is going to be a team-building activity for the whole company. You shouldn't miss it. Hindi talaga malapit sina Jopet at Caitlin sa isa't isa dahil bihira naman silang mag-interact. Nevertheless, they were at ease with each other. I'm sorry, Jopet. Jared, kumbinsihin mo nga tong si Caitlin? Tila naubusan ng pasensya na saad ng HDR manager. Jared didn't bother to hide his groaning annoyance. Napailing ito sa sarili. The pain escalated inside her. Sorry talaga, Jopet. I really can't. Caitlin, huwag ka nang magpapilit. Biglang napabaling ang ulo niya kay Jared. Nagpapapilit? Siya? Damn him. Sasama siya, Jopet. He said annoyance still in his voice. Something burst inside Caitlin. Hindi ako sasama. Her voice was a pitch higher than a normal. I can't go, and that's it. She shot Jared a murderous look before storming out of the office. I heard na hindi ka raw sasama sa vacation. MJ was standing at the doorway of her office. Lunch break na. Tulad ng dati ay doon kumakain ng tanghalian si Caitlin. Siya na lang ang tao sa department nila.
Ah, oo. May emergency kasi eh. Lumapit ito sa table niya kung saan siya kumakain ng lasagna, saka umupo sa saya sa tapat ni Yon. Caitlin, you shouldn't cancel the vacation dahil lang kay Jared. You're only giving him satisfaction. At sa ginagawa mong pag-iwas, ikaw rin ang mawawalan. What's next? Magre-resign ka? It was useless trying to hide the truth from her friend. So she gave up the charade. MJ, ayoko nang maulit yung mga nangyari noon. Kanina nung nasa office kami ni Jopet, naramdaman ko na naman yung feeling na I'm worthless. Alam mo ba, kung gaano nakakadamage ng self-esteem yung feeling na ayaw ka makasama ng isang tao, na para bang meron kang nakakahawang sakit. Caitlin, tandaan mo to. He took her face in his hands, then said, "You're a very special person. No one can make you feel inferior unless you allow them. I'm no expert, but avoiding him would solve your problems. Para siyang damo. Kung hindi mo puputulin sa ugat, I won't go away. Harapin mo yan. And one day, marirealize mo na lang na hindi ka na nasasaktan. That you're really over him." You think so? Tinanggal na nito ang pagkakahawak nito sa mukha niya. Nagkibit-balikat ang lalaki. Actually, hindi ako sigurado. Kating laugh at that. Siguro nga tama ito. Siguro nga panahon na talaga para harapin na niyang problema. No matter how much it might hurt. Jared glanced uneasily at his watch for the 9:07:50 a.m. MJ stood up the front center aisles of the bus. Member din ito ng ad hoc team at itong in charge sa bus kung saan naka-assign ang set ni Jared. "Okay guys, listen. We'll leave in 10 minutes para makarating tayo ng Baguio at around 3 in the afternoon. We'll have our lunch at the stopover in Season, Pangasinan by 11:30. Mga 3.5 hours pang travel time yun from now. So yung gusto magpunta sa CR, mag-CR na ngayon. Get to know your bodies daw dahil sila lang ang lagi niyong makakasama for the most part of this 5 days vacation. Good morning everyone. I'm sorry I'm late." Umahangos na bati at paumanhin ni Caitlin pagkapasok ng bus. "Si Caitlin talaga? Umunti ka nang maiwan. Sige na, pumunta ka na sa seat mo." Ani MJ. Nakahinga naman na maluwag si Jared. He hated to admit it, but he felt really good now that she was here. "Good morning, Jared." Bati nito sa kanya na makalapit sa upuan. Minitian siya nito ng tipid. Nilagay nito ang luggage sa compartment sa itaas ng upuan nila. By doing so, her top went up a little, exposing her smooth navel. Jared averted his gaze. "Good morning," he said under his breath. Halos hindi sila nag-imikan o nagpapansinan sa buong trip. Kahit na noong huminto ang bus nila sa Pangasinan upang makapagtanghalian ng mga empleyado, wala pa rin silang imikan habang kumakain. For some reasons, Jaren found it utterly maddening. He had always been the silent type ever since, while Caitlin was the exact opposite. Kapag kasama siya nito, ay daldal ito ng daldal. Minsan nga gusto na niyang takpan ang bibig nito para tumahimik. Dapat matuwa siya dahil mula nung ipanganak ito, ay milagrong tahimik ito ngayon. Pero sa kung anong dahilan, he was rather troubled about her unusual silence. It's so unlike her. Sa loob ng 5 taong hindi sila nagkita, had she really changed? With that, an irrational fear stole at him, but he quickly dismissed it. At ngayon kung nagbago na nga siya, wala akong pakialam. Diba yun naman ang gusto niya? Ang tigilan na siya nito? I should be thankful kung totoong nagbago na nga si Caitlin. Pero visit, he forced himself to focus on the scenery outside the window. Tama, yun ang gusto niya. Ang tigilan na siya ni Caitlin. Subalit isang maliit na tinig ang nagbabala sa kanya,
na kung wala siyang gagawin upang makipag-usap ulit sa kanyang kababata, habang buhay niyang pagsisisihan niyon. Sa wakas ay nakarating ng bagyo mga empleyado ng AC ng lampas alas 3 ng hapon. Hiwalay ang building sa tutuluyan ng mga lalaki at babae. Pinaalala sa kanila ni Jopet na alas 6 ang dinner at mag-uumpisa ang program paper ng alas 8 ng umaga kinabukasan. Everybody went to their respective buildings. Pangatlo sa unahan ang room ni Caitlin at cashier niyang apat pang office mate mula sa accounting, marketing at management departments. Yung isang babae, personal secretary ng presidente nila. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang hindi niya magiging roommate si Nancy. Sa lobby ng building ng girls' room, kaagad ang nakita ni Caitlin si Jared. She felt her throat tighten at the side of him leaning casually against the wall. Alas 6 na noon at wala pang masyadong tao sa lobby dahil yung iba'y nagbibihis pa. Nakakainis. Bakit ba kasi kahit anong isuot ng lalaking yan, bagay sa kanya? Himutok niya sa sarili. Na-conscious tuloy siya sa itsura niya. Isang itim at makapal na shawl ang nakabalabal sa kanyang mga balikat para hindi siya ginawin. Pakiramdam niya, hindi siya bagay na makasamang kanyang kababata. For some reasons, being with him always made her feel that way. Caitlin, ano ba? You're pretty. Sigaw ng utak niya. Come on. Don't let old insecurities overwhelm you. She raised her chin, then walked as confidently as she could toward Jared. Kanina ka pa ba? He looked up at the sound of her voice. Hindi naman. Halika na. Walang emosyon na pinasadahan nito ng tingin ng anyo niya. Pagkatapos ay naglakad na ito palabas ng hall, ni hindi man lamang ito nagbigay ng compliment. Caitlin could only sigh. Jared had seen many beautiful women in his life. Nancy for one was remarkable beautiful. Na mag-aral siya sa States, he had seen countless of beautiful faces and bodies of women from different races. Sanay na siyang nagkakandara pang maraming babae sa kanya, kahit pa nga noong mga bata pa sila ni Caitlin. His brilliance, good looks and even his cold and rather distant disposition had always drawn the opposite sex to him, making him to heartthrob whenever he went. Females found him mysterious and intriguing, pero wala siyang pakaalam sa mga ito. They bore him easily. None of them was capable of making his heart beat as fast. He tried to focus on the red chicken curry on his plate while ignoring Caitlin who was eating beside him. Nakaupo sila kasama ng iba pang office mates sa isa sa mahabang lamesa sa loob ng mess hall. Para sa binata, hindi naman ganoon kaganda ang kanyang kababata. Napaka-ordinaryo ng mukha nito. Hindi rin ito masyadong sexy. Hindi katangkaran. Hindi matalino at clumsy pa. Hindi rin ito malunong magluto, iyakin, madaldal, makulit, mababaw. He could go on demoralizing Caitlin, but he knew that his bottom line was that, despite all her imperfections, it was only when he was with her that he felt really alive. Ang totoo, matagal na yung napapansin. It was 5 years ago that he only fully realized how much she meant something to him. When Caitlin left without even a word, pag-alis kasi nito, everything seemed to appear dull and cold. Hindi niya maintindihan kung bakit drawn siya sa dalaga, samantalang hindi naman ito masyadong attractive. Siguro sanay na siya rito, kaya ganoon na lang ang comfort niya kapag kasama ito. Jared, ayaw mo ba ng pagkain? Subukan natin magtanong sa waiter, baka may iba pa silang putahe. Caitlin said as she sipped her drink. Wala lang akong gana. Tapos ka na bang kumain? Punta na tayo sa function hall. Hindi na niya hinintay pang sumagot ito. Tumayo na siya at naglakad sa pinto ng mess hall. Okay guys, here are the mechanics of the game. Jopet's voice boomed inside the function hall.
It was 8 in the morning, katatapos lang nilang mag-almusal. At ngayon ay nandito na silang lahat sa function hall. Caitlin Glass at Jared, who was sitting beside her. Nang nakaraang gabi pa itong walang imik, hindi na bago yun sa kanya. Pero parang walang kakatuwa sa pagiging tahimik nito ngayon. Para bang may gumugulo rito. Hay nako Caitlin, bayaan mo nga siya. Puna ng utak niya. Hindi ka na dapat masyado magpapa-apekto sa moods niya. Nandito ka sa Baguio to have fun. Napabuntong hininga siya. Muli niyang binaling ang atensyon kay Jopet. Parang Amazing Trees ang tema ng first activity natin. We set up a series of stations, each of which would require to our perform certain task. After you perform the task, you will be given tokens. Your objective is to collect all the tokens in your stations at the quickest possible time. Since we have 60 pairs, we decided that you don't have to start all the same station. We already devised some strategies para hindi mag-lag ang mga pairs ng isang station. Well, that's basically it so. Kunin nyo na lang yung clue nyo for your first station. Dun sa kit sa labas nitong hall. Good luck guys! Remember, 12 o'clock ang deadline. And you should all be back by that time, okay? You may start. Have fun! Nasa labas na ng hall ang magkakapareha at nagbabasa ng kanilang respective clues. Jared frowned at the clue card in his hand. Ano ba yan, Jared? Patingin nga. Inagaw ni Caitlin ang clue card sa partner. It reads, Langit ang inyong destinasyon. Hanapin ang daan tungo rito. Para makapasok, kailangan yung kantahin ng theme song ni na Jody at Cholo. I gets. Bulalas niya. Alam ko to. Hinila niyang kamay ni Jared. Gusto sanang bawiin ng lalaki ang kamay, pero hindi nito magawa. Her hand seemed to fit perfect in his. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.